Nitong nakaraang linggo, matapos ang mahigit kalahating oras ng pag-ulan, nagmistulang ilog ang ilalim ng Balintawak Underpass sa Quezon City. Sa taas ng tubig, wala nang makadaang sasakyan. Ang isang motorista, binuhat na lang ang motor, makatawid lang. Sa larawang ito na nakunan sa Barangay Butokan, Quezon City, halos bubong na lang ng isang kotse ang makikita. Oh my goodness! Hindi na rin nadaanan ang bahaging ito ng sentries sa Quezon City dahil sa taas ng tubig. Sa bahaging ito naman ng 4th Avenue sa Caloocan City, kitang-kita kung paano inanod ng tubig baha ang mga barikada. Sa mga nakalap naman naming CCTV footage mula sa MMDA, makikita ang pagtaas ng tubig sa ilang kalsada sa loob lang ng 30 minuto. Gaya na lang ng nakuna ng video sa Araneta Avenue sa Quezon City, unti-unti ang pagtaas ng baha na nagpabigat sa daloy ng trapiko. Ganito rin ang naging sitwasyon sa bahaging ito ng Espanya sa Maynila. Alas 6 ng gabi, makikitang nagsimula ng bumuhos ang ulan. Matapos ang mahigit 30 minuto, umiwas na ang ilang mga sasakyan sa tubig bahang naipon sa isang bahagi ng kalsada. Makikita rin ang pag-iwas ng mga sasakyan sa umaapaw na baha sa bahaging ito ng EDSA sa May Camp Aguinaldo. Ano ang ugat ng mabilis na pagbaha ng ilang lugar sa Metro Manila at ibang panig ng bansa? Sa pag-aaral ng Mines and Geosciences Bureau, natuklasan na sa buong Metro Manila, nasa 400 barangay ang itinuturing na highly susceptible sa pagbaha o flood prone. Sa Metro Manila, pangunahing flood control project ang mga pumping station. Ang disenyo ng mga ito mula sa mga kanal, estero at iba pang daluyan ng tubig. Didiretso dapat ang tubig sa mga pumping station bago ito ilabas sa mga ilog gaya ng Pasig River, Parañaque River, San Juan River hanggang sa tuluyang mailabas ang tubig sa Manila Bay. Sa ibang bahagi ng Metro Manila, dumidiretso naman ang tubig sa Manggahan Floodway na magdadala naman ng tubig sa Laguna Dibay na nagsisilbing water reservoir. Sa kabuuan, umaabot sa 52 ang pumping station sa Kamaynilaan. Ang tanong, bakit sa kabila ng pagkakaroon ng mga ito, patuloy pa rin ang pagbaha? Ayon sa urban planner na si Paulo Alcazaren, outdated na ang mga waterways o mga daanan ng tubig sa Metro Manila. Ang capacity ng mga ito, 15 millimeters lang ng tubig baha. Pero ang tubig ulan nung nakarang Huwebes halimbawa, umabot sa 85 millimeters. Kailangan talaga pantay tayo sa level ng development at na i-project natin yung level of development, type of development, complexity, yung density of development. How many, kung ilang mga housing unit sa condominium complex niyan. Mula dati yung lugar na yan, sinusuporta mga 20 pamilya, ngayon 2,000 na. Ito dati ang mga estero natin, malinis at nagagamit para sa transport. Yung movement of goods and people is by canal. Kagaya ng Venice, sabi nga ni Burnham, yung ating mga estero parang yung mga canals ng Venice. Ano nangyari? Inabuso natin yung ating mga kanal, tinabunan yung iba, ginawang real estate, at nawala yung drainage system natin. 30 years na nga yung age ng mga ibang pumps namin eh. But yan ay operational pa rin, nami-maintain pa rin ng MMDA. No? Pero yung ating mga old pumps, although operational, but the efficiency ay hindi na natin masisigurado na 100% because of old age. So, ano yun? But yun, nakaschedule nga siyang i-rehab. Outdated na nga ang mga waterways, ang dami pang nakabara o obstruction. Una na riyan ang tambak ng basura. Isa sa tinungo namin noon, ang bahaging ito ng San Juan River sa Kalentong, Mandaluyong City. Dito sa ilog na kalutang, ang lahat na yata ng klase ng basura na maiisip mo. Ito ang literal na ilog ng basura. Hindi nalalayo rito ang sitwasyon sa Estero de Magdalena sa Santa Cruz, Maynila. Halo-halong basura ang dumadaloy sa kahabaan ng estero.
Siyempre, lilinisin mo ngayon. Pagbalik nyo kinabukasan, madami na naman yan. Paulit-ulit lang. Ang isa bang dahilan ng pagbara ng mga waterways? Ang mga nakatirang informal settlers sa gilid nito. Pag kailangan nilang dumumi, umihi. Dito ginagawa, pero ang bagsak sa estero. Ayon sa batas, dapat ay walang nakatayong imprastruktura o kabahayan sa anumang daanan ng tubig sa loob ng 15 to 20 meters. Pero malinaw na sa ibang lugar sa Kamaynilaan, hindi ito nasusunod. Hindi lang ang mga informal ang nagtatapon ng basura, pati yung mga formal settlers, mga establishments doon tinatapon dahil walang policing, walang fines and wala tayong carrot and stick para sa ano, at walang sense of civic consciousness yung mga tao. Tapon ng tapon, isipin nila na walang repercussion to, pero meron. Sa ngayon, nasa mahigit 100,000 pamilya pa ang nakatira sa mga tinatawag na waterways gaya nito na itinuturing din ng mga danger zones. Pagdating sa mga pumping station, gaya ng narito sa Pasay, Navotas at Maynila, problema pa rin ang tambak ng basura. Kaya halos hindi na rin gumagalaw ang daloy ng tubig. Kasi yung informal settlers natin nakatayo mismo on water eh. Hindi naman doon lang sa isment eh. Aside from that, yung kanilang waste, yung solid waste, ay directly din, indiscriminately din na dinadump doon sa creek mismo. Bukod sa mga pumping station, isa sa pinakamalaking flood control project sa Metro Manila, ang Blumentritt Flood Interceptor Project. Isa itong catchment area na sasalo dapat sa tubig baha sa Quezon City at Maynila. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito natatapos. Ang mas malala, sa pagbuhos ng ulan noong nakaraang Huwebes, karamihan sa mga lumbog ay sa Quezon City at Maynila. Bukod sa mga problemang kinakaharap ng mga flood control project sa Metro Manila, isa pa sa tinutukoy ni Alcazaren na sanhi ng pagbaha ang overdevelopment sa Kamaynilaan. So yung supply, drainage, power, kailan i-proportion sa intensity of development. Yan yung pagkukulang. So yung mga local authorities, gusto nila na mas intensive yung development dahil yan yung sign of improvement sa kanilang mga lungsod. Pero may katumbas o may kailangan na infrastructure na magsusupport niyang. At kung dito lang i-improve sa loob ng development, itatapon lang yung problema sa surrounding development. That's why you need, kailangan yung coordination with adjoining LGUs and with the region. Pero pumapasok yung tubig. Isa sa mga suwestiyon ni Alcazaren, ang paggamit ng tinatawag na pervious cement para sa mga kalsada sa Metro Manila. So, lahat ng tubig na yan pwedeng pumasok sa cistern o pwede pumasok sa gravel bed. Sa ilalim ng Metro Manila Flood Control Management Project, uutang ang gobyerno ng Pilipinas ng $500 million mula sa World Bank at Asian Infrastructure Investment Bank para sa pagsasagawa ng iba't ibang proyekto para masolusyunan ang problema sa pagbaha. Gaya ng pagtatayo ng dam sa Upper Marikina River Catchment Area, improvement of urban drainage, modernization of Metro Manila pumping stations, at improvement of flood forecasting. Lahat po ng mga proyekto o programa na i-implement namin sa Metro Manila ay palinsunod doon sa Flood Management Master Plan of Metro Manila. Ang purpose po ng project na ito ay to modernize drainage areas doon sa mga priority flood prone areas of Metro Manila. Sa inilabas na report ng Commission on Audit para sa MMDA noong nakarang taon, mula 2014 hanggang 2016, umabot sa halos 800 million pesos ang kabuang project cost ng mga flood control at sewerage projects sa buong National Capital Region. At mula taong 2014 hanggang 2016, umabot sa 168 million pesos ang halaga ng mga flood control project na hindi natapos within specific contract time at required completion date. Sa dami ng flood-prone area sa bansa, milyong piso rin ang ginagastos para sa pagtatayo ng mga flood control project. Ang problema, sa ilang pagkakataon, hindi nagiging epektibo ang mga proyekto.
o di kaya naman nasisira, hindi pa man napakikinabangan.